Mabuo tayo. Kagalang-galang nakalihim, Jesse Robredo, Governor Vic Yap, Representative Susan Yap Sulit, Pareho Mayor Ace Malalang, Vice Mayor Mike Tanyedo, ating pumpunong barangay Edgar Aguas, Presidente po ng ABC Alan Malalang, iba pong mga kasamahan natin sa barangayan, mga kasamahan sa gobyerno, mga minamahal kong kababayan, maya pabak kay kayongan. Sagutin ko na muna yung tinatanong ng ating barangay captain. Kapitan Aguas, dating gawi ho, bigyan nyo ng priority o ohang ko lahat ng nasa tama. Magbalita na ho ako muna. Matingin ko lang ho muna si Kapitan Tiki. Awa ng Diyos hanggang ngayon, binata tulad ko. Yung ating pong kanina na ibanggit ni Kapitan Aguas, no? Kulang tayo ng trabaho. Tama po yan. Bukas ho ng umaga, kundi ako nagkakamali, may kausap tayong panibagong investor. Ang pinapangako po sa liwigan ng Tarlac, sa garments raw po to, dagdag na 3,500 trabaho. At sana po, mga second quarter ng 2011, ay naumpisa na po itong trabaho to. Sumadya po siya sa Pilipinas para lang tayo makausap at hinikayat po ni Senador Rojas na nagmamalasakit sa atin itong kanyang kaibigan na dito po sa Tarlac na rin. Kaya doon po, pasalamat kay Senador Rojas at siguro magpapasalamat ako sa lahat na kinukulan na pagtanggap natin itong investor to, gagawin nating tama ang kanilang desisyon. Sa mga bagong halal at itinalagang pinuno sa mga minamahal kong mga kabarangay, talaga naman pong maganda itong araw nito. Nitong nakaraang Oktubre, ginanap po natin ang halalang pambarangay. Nagkaroon man po ng mga pagtatalo-talo para matuloy ito na natili pong malinaw ang pananaw ko dito. Ang mandato ng mabuting pamamahala ay nagsisimula sa pamayanan. Itinulak po natin ang eleksyon dahil naniniwala tayo sa kalagaan ng isang barangay, lalo na sa kakayahan nitong gabayan ang kanyang nasasakupan. Ngayong nandito na kayo, naniniwala akong gagampanan ninyo ang inyong pananagutang paglingkuran ang inyong komunidad at bigyan ng pansin ang kapakanan ng mas nangangailangan. Kasabay na iba pang mga barangay sa bansa, ikinalulugod kong makasama kayo ngayon sa kauna-unahang barangay assembly sa aking panunungkulan bilang Pangulo. Pagkakataon po ito upang magpalitan ng ideya at pananaw ang ating mamamayan at mga pinuno sa barangay ukol sa mga suliranin ng inyong pamayanan. Dito rin po maaaring ilatag at ikonsulta ng mga opisyal ang mga plano at mga programa para sa susunod na 3 taon sa kanilang komunidad. Gaya rin po sa SONA, mahalagang i-report ng punong barangay at mga kagawad ang kalagayan ng inyong komunidad. Umuunlad ba ang barangay ninyo o nagkakautang lang kayo? Nagbago ba ang mga kalsada sa inyong pamayanan o lalong nagbaku-baku lang ang mga ito? Kinikilala man bilang pinakamababang antas ng pamahalaan, pambihira ang ginagampanan ng isang barangay bilang institusyon sa ating lipunan. Kaya nga po, siguro palagi natin narinig ang mga katagang ipapabarangay kita kapag may hindi pagkakaunawaan. Ang barangay ang unang takbuhan ng mga mamamayan kung may agarang pangangailangan. Hindi sa munisipyo, hindi sa presinto. Hawak ninyo ang responsibilidad, pananalapi at yaman upang maihatid ang mga serbisyong panlipunan sa inyong mga kabarangay. Mahigit kumulang 42,000 barangay sa bansa. Kaya Kapitan Edgar, dahan-dahan po sa request. 42,000 po magre-request atin. Ganong karami ang mga barangay na humaharap sa mga problema ng ating mamamayan. Humigit kumulang, 42,000 barangay ang maaaring maging kasangga ng gobyerno sa pagpaparatili ng tiwala ng publiko sa kinaukulan. Sa makatwid, kung ramdam ng inyong mga nasasakupan ang inyong paglilingkod, wala pong dahilan para hindi maramdaman ng taong bayan
ang pambansang kaunlaran, hindi po ba? Ano nga ba ang inaasahan namin sa inyo? Simple lamang po. Tungkulin ang barangay na ilapit sa lokal na antas ang adhika ng ating pamahalaan. Kung sinabi po nating tuwid na landas, wala na po sanang liliko. Kung sinabi nating walang tongpats, wala na po sanang tatanggap pa ng mga pailalim na sobre. Kung may nagpaparehistro ng negosyo at kailangan ng barangay clearance, huwag na natin pahirapan. Kung may prosesong walang silbi, tanggalin na po. Kung may bahagi sa barangay form na hindi naman kailangan, murahin na natin yan. Wala naman pong ibang makikinabang dyan, kundi ang barangay ninyo. Kaya, mahalagang balikan ninyo ang inyong mga isinusulong na patakaran nang sa gayon, matiyak na nakaayon ang mga ito sa ating pong mga layunin. Kaya naman, sinusuportahan po natin ang inilabas na Memorandum Circular Number 2010-2012 ng DILG, ang guideposts in promoting and sustaining barangay good governance. Binubuksan nito sa publiko ang mga transaksyong pinaglalaanan ng salapi ng inyong barangay. Patunay itong seryoso tayo sa isinusulong nating tapat at malinis na pamamahala. Patunay ito na wala tayong itinatago sa ating mga kababayan. Napakarami pa na nating suliranin at hamong dapat lampasan. Dumaan tayo sa kabanata ng ating kasaysayan na kadiliman ang nangibabaw. Kaya naman, alam kong hindi madali ang pagtahak natin sa direksyon ng pangunlad. Lalo na't marami pa rin balakid na sadyang hinaharang ang mga isunusulong natin. Sa ating sama-samang adhika, isanabuhay din natin ang diwa ng bayanihan. Ito ang bagong people power. Isang barangay man o isang bayan, hawak kamay tayong kumikilos upang makamit ang pagbabago. Ang panawagan ko, iparamdam ninyo sa inyong mga kabarangay ang inyong profesionalismo at dedikasyon sa trabaho. Bilang halal na mga opisyal, pinagkakatiwalaan nila kayo. Sila ang boss nating lahat. Sa ating namang mga kabarangay, tumulong at makilahok po tayo sa mga agenda ng Barangay Assembly. Kaliwat kanan po ang mga seminar at mga programa upang turuan kayo sa pagnenegosyo at mga gawain pangkabuhayan. Itinataguyod po natin ang mga ito upang bigyan kayo ng lakas na balangkasin hindi lamang ang inyong kinabukasan, kundi maging ang kinabukasan ng inyong pong mga anak. Ako po ang mangunguna at nanguna sa inyong panunumpa. Naway maisabuhay natin ito araw-araw po. Tulad ko, huhusgahan kayo hindi sa dami ng inyong mga sinabi. Titimbangin kayo sa dami ng inyong ginawa at sa laki ng pakinabang ng mga ito sa inyong pong mga kababayan. Kahirapan pa rin po ang ating pinakamalakas na kalaban. At ang pangunahin nating sandata laban dito ay ang pagsusulong ng mabuting pamamahala. Kung wala nga pong kurap, wala pong mahirap. Kung walang tiwali sa barangay, walang maghihirap dapat na kabarangay. Umaasa akong sa ating ipinagdiriwang ngayon, mabubuo ang isang matibay na samahan sa pagitan ng ating mamamayan at mga pinuno. Kailangan ang suporta at pakikiisa ninyo upang ganap na maisulong ang mga pagbabago at higit na mapabilis ang ating pag-asenso. Tapos na po ang panahon ng pagtitiis at paghihinagpis. Sa tinatahak nating tuwid na landas na may gabay ng liwanag, hindi lamang po natin basta naiisip ang kaunlaran na panghahawakan at nararanasan pa ito sa bawat isa sa atin. Basta't hindi kayo buibitiw, hindi namin kayo bibiguin. Huwag sana kayong mag-atubiling lumapit, huwag sana kayong matakot na makipag-ugnayan. Maaari po natin pag-usapan at pasukin ang mga proyektong inyong isinusulong basta't hindi naagrabyado ang ating mga kababayan. Ito ang liwanag, ito ang tuwid na talas na landas at ito ang ating binabagtas. Bago po ako magtapos, hingi po ako ng paumanhin sa ating po mga kabarangay at lalo na sa ating mga kaprobinsya. Maski na gusto ko po mauwi sana na linggo-linggo, talaga hong pahirapan makakuha ng permiso makauwi. Pero hindi naman ang ibig sabihin nun na nakakalimutan ko kayo. Inutusan po natin ang ating regional director ng DPWH. Balita ko ang karsada sa paniki, masama na ang sitwasyon. Tinatanong ko anong plano at kailang ayusin to. Nag-usap po kami ni Mayor Go kamakailan lang dahil sa kanilang kakulangan sa eskwalahan
At yun po ay pinapasuri ko na kung magkano ang gagastusin para sa panibagong annex ng Calan National High School. Ito po sa Tarlac City, na balitaan ang kung may krimen tayo nangyari sa Rojas ay Ramos Hospital kamakailan. At doon po ay nagsawa na ako sa dati natin provincial director, pinapalitan na natin, inatasan natin ang panibagong provincial director. Huwag niyang kalimutan ang probinsya ko po ito. Huwag siyang tutulog-tulog. At baka mapabilis rin ang pagkatanggal niya. Asahan po niyo, wala ako dito. Kayo naman po ay nasa isip ko parati. Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat. Salamat po, mahal na Pangulo.